Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 15, 2024. Patuloy pa rin pong nakakaapekto sa ating bansa yung Southwest Monsoon. Apektado nga po niya na yung Mindanao, Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila, na titirang bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite, Laguna at Bataan. Basahan nga po natin dyan yung makulimlim na kaulapan na may scattered rain shower and isolated thunderstorm. At yung minomonitor naman po nating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ano? Yung nasa parte na nga ng Vietnam, ito nga po ay isa ng ganap na bagyo. Ito po isa ng tropical depression dito nga sa may parte ng Vietnam, at ito naman ay walang direktang epekto sa ating bansa. Habang ito nga pong cloud cluster, no, yung low pressure area kahapon na nag-downgrade into cloud cluster, ito nga po ay mataas ang chance muli na mag-re-intensify bilang isang low pressure area, at ito nga po ay posibleng maging isang tropical depression or mahinang bagyo. At ayon nga sa advanced weather forecast ng European Center, dadaan po yan dito sa may northern Samar bilang isang tropical depression, at dito po yan didiretso sa may parte ng Bicol region, at dadaan din po yan sa may Masbate, at dito nga po yan lalabas, ano, sa may parte ng Batangas at sa may coastal water ng Bataan at ng Zambales. Dito naman po muna tayo sa ating rain map animation. Asahan nga natin mamayang alas 9 ng umaga, may tsansa o mataas ang tsansa ng pag-ulan sa parte ng Palawan. Dito nga po sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. Asahan din natin nga sa may parte ng Marinduque. Dito nga po sa may Quezon, asahan natin may tsansa ng pag-ulan. Makulimlim na kaulapan ang buong Luzon kasama na po ang Metro Manila. Asahan din po natin may tsansa ng isolated rain shower ang eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, asahan natin halos malaking bahagi ng ating bansa ay mataas nga po ang tsansa ng posibleng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po, no? Kaya iba yung paghahanda sa ating mga kababayan dahil nga po sa posibilidad ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, no, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa may parte naman ng northern portion ng Palawan, at asahan din po natin dito sa may Mindoro provinces, western section nga po ng Visayas at ng Mindanao, at ito nga po, no, yung nag-re-intensify na low pressure area sa eastern section nga po ng Caraga region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, no, July 16, ito nga po ya posibleng maging tuluyan na maging low pressure area. At pagdating nga po ng July 17, nasa eastern section na nga po yan ng eastern Samar. Pagdating naman po ng July 18, bilang isang bagyo, ito nga po ay nasa eastern section po ng Visayas, at magpapaulan na nga po yan. Pagdating naman po ng Friday, July 19 ng alas 8 ng umaga, ito nga po ay andito na po yan sa may parte ng Romblon, kaya asahan nga po natin yung masungit na panahon po dyan. Pagdating naman po ng July 20 ng alas 8 ng umaga, ito nga po ay andito na sa may western section ng northern Luzon. Ito po yung kanyang possible scenario, no, yung prediction ng European Center, at ito nga po ay may posibleng panibagong sama ng panahon na kasunod dito naman sa eastern section ng northern Luzon. By July 21, ito na nga po yung panibagong low pressure area. Pagdating po ng July 22, yung low pressure area ay nasa eastern section ng Bicol region. Pagdating po ng July 23,
Ito nga po ay nasa eastern section na ng Central Luzon. At pagdating po ng July 24, ito nga po ay nasa eastern section na nga po ng Cagayan Valley. At dito nga po no, ay nasa 20 to 30% chance na ito nga po ay maging isang tropical depression or panibagong bagyo. Dito naman sa wind map animation na inilabas ng European Center, mapapansin nga po natin pagdating nga po ng July 18 no, bilang isang tropical depression, nasa eastern section po yan ng Eastern Samar at papasok nga po yan dito nga po sa may parte nga po ng Northern Samar at dediretso po yan sa may pagitan ng Masbate at Sorsogon sa may Bicol Region. At pagkatapos po niyan, yung pinakasentro niyan ay dadaan sa may coastal water ng Romblon. Aangat naman po yan sa may parte ng Batangas at dadaan po yan sa coastal water ng Bataan at ng Zambales. Ayan po yung advance prediction o yung possible scenario ng European Center. At pagkatapos nga po niyan, mapapansin din natin dito sa wind map animation yung posibleng kasunod nitong posibleng bagyo. At ito nga po ay nasa eastern section ng Cagayan Valley. Again, ha, inuulit nga po natin, ito nga po ang ating advanced weather forecast is advanced prediction lamang ng ating European Center. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibilidad na senaryo nitong minomonitor natin na posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.